Welcome back sa aking channel, Reg TV. At kung di pa nagagawa, pwede ka mag-subscribe. Ano, please subscribe, like, at mag-comment. So, reaction time pa rin tayo mga kabayan. Ano, post-elections, alam naman natin, tapos na ang eleksyon. Bilangan na lang at saka, bilangan, then proclamation and what not. So, yun na lang. No? So, ngayon, reaction time pa rin tayo. Dito naman sa mga senador, okay, yung mga magiging senador ni Bongbong Marcos pagdating ng kanyang pag-upo niya sa July 1. Okay, alam natin uupo si Bongbong Marcos as president officially sa July 1. So turnover June 30. Well, technically June 30 presidente na siya. But yung umpisa ng trabaho siguro no July 1. Okay. So yan. So ito yung mga pumasok mga kabayan. And this is pretty much the names ano na mananalo. Unfortunately, meron ditong isang kakamping ayaw natin manalo ano. Itong si Rizzo Ontiveros pang 11 na. Ito yung makakapasok siya no. At nag-iisa na siya diyan. All right. So ito. Robin Padilla, okay. Lauren Lagarda, Rafi Tulfo, Win Gatchalian, Jesus Codero, Mark Villar, Cayetano, Zubiri Villanueva, Ercito Ontiveros at Jingoy Estrada. Ngayon, papakita ko naman sa inyo mga kabayan yung mga senador na natira. Okay, yung mga natira ano yung mga nanalo ng 2019 midterm elections. So, Cynthia Villar, Grace Poe, Bongo, Pia Cayetano, De La Rosa Bato, Sani Angara, Lito Lapid, Amy Marcos, Francis Tolentino, Bong Revilla, Coco Pimentel, at si Nancy Binay. So ito yung mga natira, mga senador, ano? Dadagdagan niya ng itong mga bagong senador. Okay, so dito babasihan natin mga kabayan, no? Kung kumusta ba ang mga senador pagdating sa, Bongbong presidency, no? Bongbong Sara leaderships, ano? So, dito, tingnan natin, ano? Yung mga mag-aantay dito, yung mga 50-50 o yung mga mapupunta sa minority. Okay? Or, siguro magma-minority. Ganun naman lagi eh, sa Senado at saka sa Kongreso. So, mayroong minority floor, mayroong majority floor. Ganun yan. No? So, may opposition talaga. Dito sa bagong panalo, okay, so of course, Robin Padilla, majority yan. Okay. Legarda, magma-majority to sa tingin ko. Okay. Tulfo, magma-majority to. Hindi ba banggato sa Marcos presidency? Kasi yung CIS yata nalilin niya sa unit team eh. Sa mga Tulfo yon. I don't know, hindi ko sigurado. Parang si ano na yata, Erwin Tulfo na yata doon. Hindi ko alam, hindi ko sigurado, but I will check that. Ba't hindi ito babangga ano, si Rafi Tulfo? And Win Gatchalian, siguro magma-majority ito. Jesus Codero, 50-50. Ano, pwede siyang maging opposition. Pwede siyang maging majority. Mark Villar, of course, majority yan. So, pro-administration. Cayetano, baka mag-minority ito. So, 50-50 tayo dito kay Cayetano. Okay, kasi alam natin anti-Marcos to. Okay. Big Zubiri, majority. Villanueva, magma-majority yan. Although wala akong tiwala dito kay Villanueva. But again, kaibigan to ni Duterte, ni Sara Duterte. Ano? So most likely, susunod lang to. Okay, magma-majority to. I don't think Villanueva will be, parang lantarang anti-Marcos. Okay. Kasi ito si Villanueva, anak to ni Eddie. Diba? Na isang aktivista nung panahon ni Marcos. So, hindi alam, no? Pero sana hindi bumangga. Okay. So, 50-50 natin dito itong si Cayetano at si Escudero. JVL si to, hindi babangga to. Okay. Estrada to. So, ito ay kaibigan ni Bongbong. Ontiveros, of course. Alam na natin yan. Hard yan. Okay. Hard opposition yan. At yan ay sa minority floor yan. Jingoy, hindi.
hindi babangga to ay bongbong, majority yan. So dito sa lineup na to, sa 12 na to, no, sa mga bagong nanalo, ang 50-50 dito, Escudero, Caetano, Villanueva, at si Ontiveros. Ato, hindi, Ontiveros hard yan, then 50-50, Villanueva, Caetano, at Escudero. Okay, so marami pa rin. Marami pa rin majority. And then, sa mga nasitirang senador, okay, isa-isay natin. Villar, of course, hindi babangga to. Kampito. And most likely, baka ito daw ang ano eh, na-float na maging next Senate President. Bagay, kasi seniority. Hindi ko sinasabi na matanda na siya, no? But seniority and experience, of course. Grace Poe, hindi rin babangga to. I don't think babangga si Grace Poe. Ano daw to eh? Kuhang ko daw to eh. Alam mo naman mga kuhang ko is pro Marcos. Okay. Bongo, of course, hindi babangga to. Caetano, 50-50. Like his brother. Okay. 50-50 tayo dito. Bato, hindi babangga. Angara, 50-50. Lito Lapid, may sariling mundo. So, nating ano yan. Joke lang, no? Si Lito Lapid siguro hindi ay babangga to sa Marcos. Amy Marcos, of course, hindi babangga yan. Tolentino, hindi rin. Tingko, hindi rin. Bong Revilla, hindi. Pimentel, hard. Mag-opposition to. Sige, go ko. Nancy Binay, anak ni Jejo Marbinay. Of course, Antay Marcos yun. Yatel to. So, 50-50 na rin si Binay. 50-50 kay Caetano, Angara, Binay. Then hard itong si Coco. Yan lang. Again, mas marami pa rin administrasyon at mga kampi ni Bongbong. Okay, so makakaasa tayo. Alam mo ba't ko dinidiscuss to kasi syempre pag meron silang mga batas na isusulong, yan po mga yan, nagde-debate. Ano? Nagde-debate, nagbobotohan. Okay, kung pabor ka ba dito, hindi, parang ganon. So, mukhang may bilang naman si Bongbong sa Senado. Okay, wag lang tatry doon dito ng iba. Ano, pero may bilang. Okay. Ngayon sa Kongreso, of course, alam natin ang kalakaran sa Kongreso. Pagka kung sino yung Speaker of the House, which will be Martin Romualdez, ano, eh, doon papunta ang tao. Doon papunta yung mga kongresista. Okay, kasi alam naman natin, pagka sa majority ka, eh, you get the advantage of pondo, yung bawa, or recto. Yeah, makakuha ka ng mga ganun. And of course, yung mga batas na isusulong mo sa representative, madali mong may lulusot kasi marami kayo eh, boboto. Ganun. So may advantage pag nasa majority ka. So mukhang may bilang naman. Ano kaya ito pa kaya ako natin pinag-uusapan to is because sigurado ako ano, unang magiging agenda ni Bongbong Marcos. Well, alam natin on ekonomiya, syempre build ay mga itutuloy pero yung pinaka main agenda siguro ni Bongbong Marcos sa kanyang pag-upo ang charter change. Importante yun mga kabayan. Kailangan magkaroon tayo ng charter change para mapalitan ng konstitusyon. And to whatever government ang ma-come up natin, pwedeng federalism or parliament, whatever. Basta matanggal na to, itong presidential natin, ano, unitary. At itong 1987 constitution ay mabasura na. Okay, kasi ito luma-luma itong constitution na to, constitution ng mga oligarko, no? At hindi na napapanahon ngayon. So, kailangan gumawa na ng bagong constitution. At sana magawa ni Bongbong 'yan, ano, within the first couple of what, years. So sana ganun. So yung kahit yung federalism or whatever form of government ano na mapagkasunod kasi mahaba yan eh yung pagpapalit ng ano ang konstitusyon, pagpapalit ng form of government, mahabang usapan yan. Ano, alam ko dyan may plebiscite pa dyan eh,
hindi ko na ako nagkakamali yan, hindi ako nagkagaling-galingan, pero ang alam ko dyan may plebiscite eh. So yung plebiscite, ano yun, botohan yun ng tao, pake ka ba dito? Yes or no, ganun. So plebiscite kung tawagin, magkakaroon ng ano yun, ng hahawak na ng Comelec. So yun, sana magawa. Ano, para sa ating susunod na administrasyon, baka si Duterte na, eh baka prime minister na ang ano, ang ating ano, di ba? Parliament na tayo or federal form pero parliament, FedPar, ano. So yun. So mukhang may bilang naman sa Senado. May bilang. Of course may mga tututol dito, but then again. Oh, mga kayatano. Pero may bilang. Ano, maganda yung nakikita natin. Oh, pero sana mas maganda kung naalis natin si Sontiveros eh. Okay. Ngayon, pupunta tayo ngayon sa isang punto ko. Ano, kung bakit malaki ang nakuha mong boto ni Robin. Iwan, theory lang ba? Hindi kaya, ano, may theory kasi ako, napapaisip kasi ako. Ano, si Teodoro, Roque at Gadon, eh, hindi man lang nakalapit. So may mga unit team, ka-unit team tayo na hindi bumoto sa kanila? I don't think so. Diba? Parang imposible naman Gibo Teodoro will not make it. Imposible para sa akin. And then of course, Harry Roque as well. So I'm expecting them to win, pero hindi, no? And then Gadon, siguro may chance somewhere, but Gadon only had what? Less than 10 million votes? Okay, ako kasi may theory ako dito, no? Hindi kaya dito tayo inilalayman ng daya at yung mga boto ipinatong na lang dito ay Padilla. Well, I'm surprised na Padilla is number one. Okay, but hindi naman ako nasurpresa na ay hindi dapat nanalo. Hindi. Of course, binoto ko naman si Robin. But sa survey kasi, he's been consistent. Parang pang-apat siya eh. Mga lima hanggang walo. So he has been consistent in that positions. Biglang after elections, number one. Di ba kayo nagtataka? I mean, hindi ko narinig to, ano. Pinag-uusapan ng ibang vloggers. But ang aking teorya ay parang inalisan ng boto sina ano. Huwag na sama si Gadon, ano. Inalisan ng boto si Gibo. Inalisan din ng boto si Roque. Inilipat kay Robin. Hindi kaya ganun ang nangyari. Ngayon, paano ko nasabing ganun? Kasi Gibo, Teodoro, and Harry Roque will be a protagonist, mga kababayan. They will be a protagonist to mga to. Protagonist sila. Silang dalawa. Pag sila ay nakatungtong sa Senado. Marami silang gagawin batas. Mayiging ano sila, lalo si Harry Roque, no? Lalo na si Harry Roque, de-debate yan. At ano yan, magka-rambulan sila dyan. Kung si Harry Roque nakapasok, and then may mambabasto sa kanya to, may nakikita ko na yung mangyayari. Hindi kaya kinuhanan si na Roque at si Teodoro ng boto at ipinatong kay Robin. Pwede rin. Ano? Kasi nakikita kong position ni Robin parang 6-5 ganun eh. 5 to 8 eh. Mga surveys. So si Robin siguro only had what? Mga kung ganun ang position niya, mga 18-17 could have been the place of Mig Subiri, 18 million. Siguro dapat dyan si Robin. Mga 18 million or less than 18 million ang votes niya dapat. But since makakapasok si Roque at saka si Gado, si Gibo. Diba? Inawasan sila ng boto. Nilipat kay Robin. Kaya si Robin nag number one. I don't know. At theory ko lang to, no? Kasi hindi ako naniniwala, mga kababayan, ano, si Gibo, Teodoro and Roque matatalo. I don't think so. Yun yung kanilang sinungkit. Tingin ko lang ha. Si Unasan talo din pero well, huwag na natin sali yun. Ang magiging protagonist talaga dito sa Senate lineup, bagong Senado, ano, 2022, si Teodoro at si Roque. Ilan dalawa?
ba't di sila nakasama? Yun ang aking iniisip talaga. Ano, within, after election, sabi ko, ano to? Robin Padilla, number one. Diba? Hindi kaya? Hindi kaya? Tinatungan siya ng boto? Kinuhanan si Naga. Ganaan, nagta-theory lang naman to. No? I'm not saying that this is true. Theory ko lang. Baka inilipat kay Robin lahat. And then para magkaroon ng... alam mo na. Chismis. Magkaroon ng sparks. Ba't si Robin yung number one? Ganaan. Kaya na ginagawa ng mga kakamping ngayon, di ba? Binabanatan nila si Robin. Ano, theory lang naman to, no? Ayun lang tingin ko, no? Inagawa ng boto si Gibo, si Roque, ilipat kay Robin. Para si Gibo at saka si Roque hindi makapasok sa Final 12. Ayun lang naman ang aking iniisip dito, mga kapaya. Kasi hindi ako niniwala talaga na si Gibo matatalo. I don't think so. Kasi bago pa lang ang file ng COC, lumalabas din si Gibo, eh. Diba? Pumapuesto na yan. And also Roque. Diba? I mean, hindi ako naniniwala matatalo yung dalawa. Well, yun lang ang theory ko. So, yun ating unang reaksyon. Ito mga senador ni Bongbong Marcos come July. Okay? So, Padilla, ito mga to. Tingnan nyo na lang. Hindi ko na lang uulitin. Madami kasi. And then ito, ang mga natira ng 2019. Ito yung mga nanalo ng 2019. At, well, pwede silang para-elect sa 2025. So may 3 years pa sila. Ayun. So ito ang unang reaksyon. At pangalawang reaksyon, ito mga kamping bitter pa rin, mga kaibigan. Hanggang ngayon bitter pa rin sila, no? Punta at ito isang kamping na to, Odie Hemora. Ayun ko sino to, no? But it seems that this is a known person. Nabanggit to ni Attorney Trixie sa kanyang vlog and what not, no? Attorney Nick Nangit, ano? So there go our taxes. At tinuit niya to, ano? 14 pala, ano, ng 22. May 22. From my inbox, BBM has booked the whole island of Amanpulo for his victory party. The days of Imeldific Yor and Apollens are back. There go our taxes. Yeah. Odie Hemora. As if naman si Bongbong, ano, public official. Nag-iisip ka ba, Odie Hemora? Nag-iisip ka ba? As if naman yung mga bilyonaryo yung mga kasama ni Bongbong doon, mga negosyante, walang, hindi kayang bayaran niya Amanpulo. Diba? Kasama daw dito yung mga bilyonaryo, eh. Tsaka may yaman. Kahit si Bongbong mismo. Yung miss dito, Araneta, yaman. Yeah? Old rich. Hindi lang kayang bayaran niya Amanpulo. Come on, Odie Hemora. So ito na nakikita natin mga kabayan, no? Sige pa rin sila sa mga ganito, no? Kahit yung mga friends kong kakamping, ganito ang banat nila. Ganito yung kanilang ano, mga sentimiento. Tsaka ito. Ito. Oh. Ayan. So ito na, picture lang ng ilan, yung mga businessman, yung mga mayayaman, mga elitista, and what not. Tapos si Lenny, inimbita yung mga kakamping. So, ang problema ko dito, ganito. So, sabi nyo, kakamping, ang dami ninyo. Eh, pagdating dito, ang unti nyo naman, no? Diba? Pinaproject ninyo, dami nyo, eh. Pag nasa labas kayo ng mga rally nyo, sige, kakakunti kayo. Well, I understand, dati na yun to, maliit lang yung venue. But, I mean, your... itong sinasabi mo rito doesn't make any sense. Okay? It doesn't make any sense. So, BBM's victory party, Unity book 90 rooms, 2 villas, 1/10 huge conference room from Saturday to Sunday. Left to right, Greggy Araneta, Kevin Tan, Mega Worlds, Andrew Tan's son, Ferdinand Marcos Jr., Sabina Boitiz, Johnny Velasquez, behind are Margie Moran Florendo, Carola Masibay Garcia, ex-beauty queen of Pitoy Moreno model. Ayun na naman. Oh. Si Pardi Morano. Oh, ayun na naman kung kasama ni Bongbong 'yan. Pakialam namin. Oh, tapos din tayo daw hindi daw tayo invited sa mga ano. Hindi pa po kasi naseset. At nagbigay na ng pasasalamat na lang. Kumbaga parang ang nangyayari dito,
Naghahanda yata na talaga ng victory party para sa mga supporters. Ano, naghahanda na malaki. Kaya lang, syempre, buwabalik na tayo sa normal eh, na sitwasyon. Katrabaho na yung mga tao. So, di ko lang alam kung matutuloy. Oh, siguro sa after proclamation siguro, hindi natin alam. Okay, kasi malaki to. If Bongbong Marcos and UNI team ano, organized a Thanksgiving event, maraming tao yan. Hindi yan parang ganito lang sa Ateneo na ganun lang kaunti. Hindi ganyan. A million ang umatend. So, siyempre, hahanap ka ng venue. Saan ka kukuha ng venue ng mga million? And then within the NCR, siguro doon ulit sa ano, sa Paranaque, hindi natin alam. Definitely, magkakaroon ng victory party ang unit team supporters. Malaking party yun. Hindi yung basta-basta. Hindi yung parang ganito lang na ilang araw nyo lang pinagandaan. Hindi ganyan. Oh. Wala akong matutuloy pa yon, ano? Kasi mayroong aga, mayroon ako na babasa mga comments na may meron daw, ano? Eh, pero hindi na importante yon para sa mga sa inyo ba importante ba yon? Sa akin hindi. Yun lang, magawa lang si Bongbong Marcos ng Thanksgiving sa kanyang Facebook or YouTube na panood na natin, di ba? It's about 10 minutes long. Yun lang, okay na sa akin yun, sapat na yun. I mean, who needs this party tungkol ganyan sa camping? Ano? Hindi na natin kailangan yan. Okay na yun, malaman namin. Panalo si Bongbong Sara. Yun lang yun. Masaya na kami doon. Okay? Di man kami pumunta, di man kami invited. Okay lang, basta panalo si Bongbong Sara. Okay, hindi namin habol yung party. Kaya naman kung mga camping, hiling nyo sa party eh. Oh, ginagawa niyo yung party yung rally niyo eh. Kaya talo kayo eh. Oh, tinusto ng Chester Visconde. Ewan ko sino to. Kano-ano to nila or Visconde. Pero, ayan na kasi. Puro kayo party. Oh, kaya talo kayo. Puro kayo party. Yan. So, victory party. Hindi na kailangan yan. Okay. At marami pa silang ginagawa. Kahit mga rally-rally, nandiyan pa rin. Wala namang magagawa yun to. Nasa ano to eh. Baga, ano lang sila eh. Yung pisa lang, galit. Pero pag wala na, wala na. Wala namang popondo sa kanila. Wala na nang mag-rally. Sa init ba naman? Napaka-init. Okay, so yan. Woo. So wala ang kwenta to. Itong kinukuda itong Chester Visconde na to. It doesn't matter to us, actually. I mean, BBM supporters. It doesn't matter to us kung may party o wala. Basta alam na, panalo si Bongbong Marcos sa Duterte. Masaya na kami. With that note, thank you guys for watching. If you did like the video, please subscribe, like, at mag-comment. And keep safe. God bless and peace. May bagong sila. Bagong bansa, bagong galaw.